Hello po sa ating mga mamsi dyan. Kumusta po kayong lahat dyan? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at narito naman po tayo. Mag-share naman po tayo ng isa pang gabay na pwede ninyong gawin sa inyong sarili mga mamsi upang kayo po ay makaahon sa kung anuman ang ating kinalalagyan mga mamsi. Kung tayo man po ay nahihirapan or kung hindi man po tayo nahihirapan, ay atin pong mapanghawakan yung lahat ng ating mga gustong makamit sa ating buhay mga mamsi. At ang kailangan po natin ang bullpen po mga mamsi, bullpen at malinis na papel, at yan po ang ating gagawin ngayon mga mamsi. Pero ako po ay nakagawa na, so i-explain ko na lamang po sa inyo kung ano po ang ating gagawin. Kumuha kayo ng bullpen na kahit anong kulay po mga mamsi ang ating gamitin na bullpen, at pagkatapos ay sumulat po kayo sa ating papel mga mamsi. At sulatan ang unang ninyong gagawin mga mamsi sa itaas ng papel, sulatan niyo po yan ng pizza at araw at taon mga mamsi. At sa baba ay isulat niyo po ang inyong mga kahilingan, lahat ng inyong kahilingan mga mamsi na walang gamit na sana. At siyempre ang ating isusulat dyan, ang ating successful life kasama ng ating mga anak. Unang-una siyempre ang ating mga anak at ang ating family. At pagkatapos niyan mga mamsi, kayo na pong bahala ang magdagdag pa ng kung ano-ano pang mga wishes na inyong gustong makamit. At kailangang positibo tayo palagi kapag ginawa natin ito mga mamsi, dahil ang lahat ng ating mga ginagawang ito ay bunga ito ng ating mga kapositibuhan na sa pag-iisip natin mga mamsi. Dahil kapag tayo po ay negatibo, hindi po rin po iyan mangyayari mga mamsi. Kaya ang lahat ng ating mga gagawin ito, kung kayo po ay naniwala sa mga pangpaswerte, kailangan po natin palagi na tayo po ay palaging positibo sa ating buhay. Dahil kapag tayo po ay positibo, hindi po mahirap ang ating mga mararanasan mga mamsi. Kailangan po tayong gawin natin ito mga mamsi sa ating sarili, yung tayo lamang po mga mamsi, at kailangan din po na walang nakakaalam kapag ginawa natin ang ating mga pangpaswerteng ito mga mamsi. Kailangan na tayo lamang po. At ngayon gusto kong ipakita sa inyo ang ating ginawa mga mamsi. Kailangan din po natin dito ang ating ampaw mga mamsi. Ito po ang aking ginagawa mga mamsi. Ito po ang aking sulat na mga wishes mga mamsi. At sa loob nito mga mamsi ay nilagay ko po ang ating nilagyan ko po ng yung ating laurel mga mamsi. Laurel na tatlo or kahit isang piraso lamang po mga mamsi na dahon ng ating laurel. Hindi po ito mawawala sa bawat ating mga kahilingan mga mamsi. Ito pong laurel na ito mga mamsi ay kilala na rin po. Kung palagi po kayong nanonood or kung mahilig din po kayo sa mga pangpaswerte, kilalang-kilala niyo na po ang dahon ng laurel mga mamsi. Dahil ito pong dahon ng laurel, ito po ay malakas po itong panghatak ng kasaganaan sa ating buhay mga mamsi. Kung kayo po ay mahilig manood ng mga videos ng mga pangpaswerte, siguro po alam niyo na po ang ating laurel, ang history ng ating laurel mga mamsi, kung bakit siya ay malakas na humatak ng kasaganaan sa ating buhay. At ito pong ating laurel mga mamsi, ito pong ating wishing paper na ito mga mamsi, pagkatapos nating isulat ang lahat ng ating mga kahilingan dito, as isulat din po natin sa panghuli ang ating pangalan mga mamsi, at chika nyo po yan mga mamsi. Pagkatapos niyan ay utupiin ninyo na papunta sa inyo ang ating papel, tatlo o limang beses ang pagtupi mga mamsi. Pagkatapos ay ito nga po, ilagay nyo po ito sa loob ng papel bago nyo po ito tupiin mga mamsi. At pagkatapos ay ilagay nyo po ito dito sa ating ampaw mga mamsi. Upang tayo po ay swertihin sa ating buhay at ang lahat ng ating mga kahilingan sa ating papel na ating sinulat, yan po ay unti-unting mangyayari. At hindi po natin
sa hindi natin inaasahan na pagkakataon, mga mamsi, kung kayo po ay nagtitiwala sa lahat ng inyong ginagawa, hindi inyo mapapansin na nandoon na kayo sa mga kahilingan ninyo, mga mamsi. Walang imposible sa lahat ng mga pampaswerteng ito, mga mamsi, kapag gawin po natin ito ng maayos. At kung tayo po ay walang pag-alinlangan sa ating mga ginagawang ito, mga mamsi, wala pong imposible na tayo po ay makarating sa gusto nating marating sa buhay. At pagkatapos nito, mga mamsi, ilagay po natin ito sa ating wallet. Ang wallet ko na ginagamit ko, mga mamsi, ay tatlo ang kanyang paglalagyan. So, inilagay ko siya sa pinakagitna ng aking wallet. Pagkatapos nito, mga mamsi, ay hayaan ko na rin po ito. Pagkatapos nito, mga mamsi, ay matagal na siya, kahit na tumagal pa siya sa ating wallet, mga mamsi, hayaan lang po natin ito dito. Dahil siyempre, mga mamsi, ang ating mga wishes na yun ay manatili lamang po siya sa ating wallet. Huwag po natin siyang galawin. Hayaan lamang po natin siya doon, mga mamsi, at siyempre, unti-unting darating sa atin ang mga kahilingan natin, mga mamsi. Magtiwala lamang po kayo sa inyong sarili. At siyempre, magdasal po tayo sa ating mahal na Panginoon. Yun ang palagi kong gustong sabihin sa inyo, mga mamsi, dahil unang-una po sa lahat, siyempre ang ating Panginoon ang sentro ng ating buhay. Pangalawa, ang ating tiyaga at ating pagsisikap. At ang pangatlo ay ang paggawa ng ating mga lucky charm or mga pampaswerte, mga mamsi. Marami tayong mga sinishare na sa ating channel, mga mamsi. Pwede niyo po itong i-search dyan. Marami po ito, mga mamsi. Kung kaya, madali lamang po kayong makagawa. Kung kayo po ay merong taus-pusong isip na gawin nyo na po ang ating mga pampaswerte, gawin nyo na po, mga mamsi, para kayo po ay hindi na po maghihirap. At kung kayo naman ay hindi po naghihirap, siyempre madadagdagan ang inyong mga tataas ang antas ng ating buhay, mga mamsi. Yun po ang ibig kong sabihin. Kung kayo po ay nasa sitwasyon na hindi maganda or maganda, mas maganda pa rin po ang meron tayong inspirasyon na iniisip natin na kapag gumawa tayo ng mga bagay na ito, ito po ang magdadala sa atin ng swerte. Talking about swerte, mga mamsi, ito po ay ano ko lang po, mga mamsi, sa inyo. Kung kayo po dyan ay nakakita ng mga butterfly or mga bubuyog na papasok sa inyong tahanan, huwag niyo po itong patayin, mga mamsi. Dahil ito po ay pinapaniwalaan din po ito na nagdadala ito ng swerte sa kung sino man ang tahanan na kanyang pinapasukan, mga mamsi. Dahil ang bubuyog po ay nagsimbolo po ito ng kasipagan or katanyagan, mga mamsi. Kung papasok ito sa inyong tahanan, hayaan nyo lamang po, mga mamsi, katulad ng mga paru-paro, huwag nyo po din itong patayin, mga mamsi, dahil ito po ay nagdadala ito ng swerte sa ating buhay. Naniniwala po ako dyan, mga mamsi, dahil bago-bago lang po, mga mamsi, mayroon pong pumasok na bubuyog sa aming tahanan. At siyempre, ako naman, hinayaan ko lamang po siya, mga mamsi, at siguro mga 1 week or wala pa, hindi pa dumating ang 1 week, mga mamsi, nagulat ako, mga mamsi, dahil mayroong dumating sa akin ang pera. Siyempre, mga mamsi, masaya na rin ako sa kahit anumang bagay na darating sa atin, maliit man o malaki. Katulad ng sinasabi ko, matuto tayo magpasalamat, mga mamsi, sa mga bagay na dumarating sa ating buhay. Dahil yan po ay blessings na dumating sa atin, at siyempre magpasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon. Dahil sa kahit anumang paraan, nandyan po siya, hindi niya po tayo pinapabayaan, maging mahirap man tayo or nasa level man tayo ng pamumuhay, mga mamsi. Palagi po tayong magpasalamat sa ating mahal na Panginoon, dahil yan po, siya po ang nagbibigay sa atin ng blessings. Katulad ng kahit na sa ating pagsasalita, mga mamsi, sa ating paningin, sa lahat ng sa ating katawan, yan po ay blessing na natawagin, mga mamsi, dahil marami pong mga tao na kulang sa paningin, kulang sa pandinig, hindi makasalita. So tayo po, mga mamsi, kumpleto. Kung kaya
kailangan po natin itong ipagpasalamat sa araw-araw na ating buhay, mga mamsi. At dyan po ay malalapit din po tayo sa ating mahal na Panginoon, dahil siyempre, mga mamsi, katulad ng sinasabi ko, unang-una sa lahat, ang ating Panginoon ang ating nilalapitan palagi. At ang pangalawa, siyempre, magsipag tayo, magtiyaga, at pagkatapos, gumawa ng ating mga pampaswerte, mga mamsi. Dahil ang ating mga pampaswerte din yan, yan din po ay maghahatak din po ito ng kasaganaan sa ating buhay. At hanggang dito na lang po tayo, mga mamsi. Sana'y nagustuhan nyo ang video ito. At please like, share, and subscribe. At maraming salamat sa inyong lahat. God bless po.